ako, Wika. Ngayon itatalakayin natin sa Pilipino 121. Malikaing pagsulat, ito ay batay sa paksang, iba pang eksperimental na anyo ng tula at may kling kwento. Ano-ano nga ba ang mga inaasahang pagkatuto na dapat nating maabot para sa araw na ito? Una, nakikilala ang ibig sabihin ng eksperimental na tula. Ikalawa, nakasusulat ng halimbawa ng eksperimental na tula. Ikatlo, nakapagbabalik-aral sa maikling kwento at mga elemento nito. Ikaapat, nakapagsusulat na isang masining na maikling kwento. Ano nga ba ang eksperimental na tula? Mayroong tatlong uri ng tula sa ilalim ng eksperimental na tula. Nariyan ang prosang tula o genre crossing text, paggamit ng tipografiya at performance poetry ng mga makabagong anyo ng tula. Ayon sa Tulalang Blog, ang tulang eksperimental ay mga konkretong talinghaga na walang batas ukol sa sukat. Dahil dito, ang mga gumawa ng mga tulang ito ay malayang malaya sa pagbabahagi ng nararamdaman ng kanilang puso. Siguraduhin lang na upang maging epektibo ang isang tulang eksperimental, dapat malalim ang mga talinghaga at dapat malakas ang sapak sa mambabasa. Ibig sabihin lamang sa eksperimental na tula ay meron tayong tatlong uri. Meron tayong prosang tula o genre crossing text, paggamit ng tipografiya at performance poetry na isang makabagong anyo ng tula. Kapag sinabi natin eksperimental ng tula, ito ay may konkretong talinghaga na walang batas na sinusunod tungkol sa sukat. At batay nga sa gumawa ng tulang ito, ay meron siyang kalayaan. Malayang malaya siya sa pagbabahagi ng kanyang nararamdaman or emosyon mula sa kanyang puso. Siguraduhin lamang na magiging epektibo ang tulang eksperimental dahil dapat ito ay merong malalim na talinghaga at merong malakas na sapak o yung pinaka-impact sa mga mambabasa. Unahin natin ang prosang tula o genre crossing text. Ito ay nasusulat ng tuluyan ngunit nagtataglay ng mga elemento ng isang tula. Matipid sa daloy ng paggamit ng salita, natural at maluwag ang daloy ng mga pangungusap. Madrama ang ritmo ng parirala. Kapag sinabi natin prosang tula o genre crossing text, ito ay nasusulat ng tuluyan. Kapag sinabi natin tuluyan, ito ay patalata o binubuo ng mga pangungusap sa bawat talata. Matipid din ito sa daloy ng paggamit ng salita kasi natural. Pag sinabing natural, karaniwan lamang, ito ay payak at maluwag ang daloy ng mga pangungusap. Ibig sabihin ang ginagamit ng mga salita sa pangungusap ay mga payak o karaniwang mga salita. Madrama ang ritmo ng parirala. Pag sinabing madrama, ito ay madula. Ito ay punong-puno ng damdamin o emosyon. Narito yung mga halimbawa ng prosang tula. GLTP galing sa estudyante ni Jedrick D. Rivera. Bakit kailangang parusahan kung mahirap naman talagang mag-aral? Tapos meron pa siyang pangalan at may pirma sa unahan. Masabi natin na naintindihan nga ba ng binasa ang pahayag na ito?
Naintindihan ba ng nagbasa ang kanyang binasa? O hindi niya maintindihan ang kanyang binasa? Okay, dito ay isa pong prosang tula kasi nagpapahayag siya ng damdamin, madrama. Diba? Isang katanungan na maaring naghahanap ng kasagutan na may pirma pa mismo yung mismong taong nagpahayag ng damdamin na ito. Okay? Mapapansin natin na meron ding nakalagay sa ilalim na pa at mn, mga taguri or sagisan. Huwag dumikit sa plastic ni Roger Villanca, na kung saan ay dito'y pinapakita sa larawan o sa picture na ito ang isang ekstrang pangdikit or masabi nating maitiban at isang plastic. Ano? Kaya huwag dumikit sa plastic. Ang pinatutungkulan nito ay maaaring isang tao na mapagbalat kayo o isang tao na balingharap kasi plastic. Ano? Maaring binigyan ng katangian yung plastic na pagiging balingharap at di totoo. Ideya ni Elijah Pilien. Ayan, mahusay na ideya. Kung saan mapapansin natin na meron pang iniwastong. Diba? Ayan, ibig sabihin lamang dito sa mga nakapaloob dito, yung ideya ay may mga nakatagong damdamin, may nakatagong emosyon sa idea binabanggit. Maari din naman na nais siyang ipahayag na meron siyang iba't ibang mga kaisipan, meron siyang iba't ibang mga naiisip batay sa isang particular na issue, batay sa kanyang particular na nararamdaman o batay sa kanyang naiisip. Kasi meron siyang idea na gustong ipahayag. Okay, mapapansin din natin na binanggit yung salitang binaliwala. Ibig sabihin, pag sinabing binaliwala, hindi siya pinansin, yung idea niya ay hindi man lang, di ba? Naunawaan, hindi man lang binigyan ng halaga, kaya binaliwala. Ayan, ito ay uri ng prosang tula. Tinatagong sakit ni Josh Cruz. Pagtakip sa sugat, iba ang labas sa loob. Sino ang sisilip sa tinatagong sakit? Ayan, mapapansin din naman natin dito na ito rin ay isang prosang tula. Kasi nga, mapapansin natin na may drama, may damdamin, may emosyon. Diba? Isang parirala lamang or isang particular lamang na pangusap pero mayroong impact para sa mga babasa nito. Kasi may binanggit na sugat. Ang sugat ay particular sa labas. Ano? Pero meron din palang sugat na tinatago sa loob ng kanyang damdamin, sa loob ng kanyang maaring sugat na tinatago sa kanyang puso. Panahon na para magsikap, pero lahat tayo'y pagod. Okay, ito yung pahayag na nagsasabi na parang aanin mo ang kasipagan kung lagi kang pagod. Di ba? Dito naman, ang lahat ng larawan ay nagmula sa tulalangblog.wordpress.com/tulang-experimental/. Ayan, pagod ni Luis de Castro, na kung saan meron siyang mga ipinapahayag na damdamin or emosyon dito sa kanyang pahayag kasi panahon na para magsikap pero lahat tayo pagod. Ibig sabihin, nagsisikap ka nga pero lagi ka namang pagod, parang useless din naman na ang pagsisikap kung lagi ka namang pagod. Ano nga ba yung performance poetry? Sa performance poetry kanina ay prosang tula o genre crossing text. Ngayon naman ay performance poetry.
nakalaang bigkasin ng author o ng ibang tao ng may malayang pag-arte sa harap ng maraming tao na nangangailangan ng masidhing damdamin upang higit na makakonekta ang mga manonood o tagapakinig. Ang ibang katawagan nito ay spoken poetry. Kapag sinabi nating performance poetry, ito'y tinatawag na spoken poetry o salitang patula na kung saan ito'y binibigkas natin na may malayang pag-arte sa harap ng maraming tao na nangangailangan ng matindi, masidhi na damdamin at dapat ay mayroong koneksyon ang mga manonood o tagapakinig or audience sa iyo kapag binigkas mo na yung iyong salitang patula or spoken poetry. Halimbawa, mga basang unan ni Juan Miguel Severo. Mga basang unan ni Juan Miguel Severo. Noong iwan mo ako ng walang pasabi o pangako ng pagbabalik, umiyak ako buong gabi. Umiyak ako ng sobrang tindi. Kinailangan kong ibilad sa araw ang unan kong kinabukasan. Ang sarap pala sa pakiramdam na patulugin ka ng sarili mong pag-iyak. Naisip ko, hindi pinakulo ang dahon ng bayabas o alak ang sagot sa ganitong klaseng sakit. Luha ang pinakamabisang panglanggas sa sugat ng puso. Okay, dito pa lang sa mga naunang parirala o sa isang sa mga pahayag na nakapaloob dito sa bawat parirala, dito ay binibigang pansin kung ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak, ano ang dahilan ng mga basang unan. Okay, na kapag ikaw ay umiyak, ito pala yung magiging parang gamot para sa iyong sugat na nararamdaman sa puso. Na matutulog ka na lamang dahil sa pag-iyak ay naibsan na kung ano man yung sakit na iyong kinikimkim sa puso mo. Sumunod pa? Kaya, inaraw-araw ko ito. Sinisimulan at tinatapos ko ang mga araw na binabalikan ang mga sugat na iniwan mo. Inisa-isa ko ang mga alaala tinahanap ko kung saan sila bumaon dito sa puso ko. Nakakatawa. Ang akala ko noon, kung dumating man ang araw na ito, puro mga alaala ng away at hindi nating pagkakasunduan ang iintindihin ko. Kasi yun, mahirap gumutin na sila. Kahit ilang balde na ang luha ng aking pigain mula sa mga mata ko, magdurugo pa rin. Ngayon, dito naman sa mga pahayag na nakapaloob ni sa kanyang patula o salitang patula or spoken poetry ni Juan Miguel Severo, napapansin natin na dito ay pagsasalaysay na kung ano yung kanyang nararamdaman, yung kanyang pag-alala sa nangyari kahapon, di ba? Yung kanyang gunita, yung kanyang mga nararamdaman, yung kanilang pag-aaway na kung saan ay kung babalikan yun, ayaw niya nang balikan kasi nga meron silang away palagi, meron silang di pagkakasunduan o hindi pinagkakaunawaan na ang iniluha niya ay balde-balde na. Diba? Kung pipigain niya yung mga iniluha niya sa kanyang muka, kung ito iipunin niya, isang balding luha na. Pero masakit pa rin, may sakit pa rin nararamdaman. Pero mas nagdurugo para sa mga tawa mo. Mas nagdurugo ako sa mga patawa mo. Mas nagdurugo ako sa mga yakap. Sa kung paanong ang balat ko ay parang nalalapnos kapag dahan-dahan mo akong hinahaplos. At ang hininga ko ay nahahapo at kinakapos kapag niyayapos kita. Okay, dito naman sa bahaging ito ay masabing kahit nung panahon na siya ay talagang sobrang sakit ang nararamdaman kasi nasabi na dito ay pagdurugo habang siya ay umiiyak, habang siya ay masama ang loob at yung kanyang inirom naman ay masaya or tawang-tawa, lalo siyang nasasaktan.
Kasi habang siya ay nasasaktan, nagpapatawa yung kanyang minamahal sa buhay, lagi siyang pinapatawa. Habang siya ay nasasaktan, siya ay niyayakap ito. Habang na halos magdampi o magdikit ang mga balat niya, ay para siyang nalalapnos o parang nalalapnos ang kanyang balat at parang maubusan siya ng hininga, diba, kapag siya ay niyayakap nito. Ibig sabihin, kahit na ano pa ang gawin ng kanyang mahal sa buhay, na kiss and makeup, nasasaktan pa rin siya at sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, hindi na maalis ang sakit nito. Nagdurugo ako nung umalis ka, pero mas nagdurugo ako sa unang gabi na pinili mong manatili. Nagdurugo ako nung gabing sabihin mo na ayaw mo na. Pero mas nagdurugo ako nung gabing tanungin mo ako kung pwede pa ba. Nagdurugo ako nung gabing kinalikuran mo ako, pero mas nagdurugo ako na noong pagtalikod ko, nandun ka pa. Okay, dito naman sa mga pahayag na ito ay nakapaloob din yung sakit pa rin ng nararamdaman sa kanyang sakit na nararamdaman, sa kanyang emosyon, sa kanyang pagdurugo, sa sakit na nararamdaman niya, ay kahit na siya'y nasasaktan, nanatili pa rin yung taong naging dahilan ng kanyang sakit, ng kanyang matinding damdamin. Kasi nanatili pa rin yung taong iyon sa kanya, tapos tinalikuran siya ng taong iyon, pero nung pagtalikod sa kanya ay nandun pa rin siya. Ayan. Parang sinasaksak siya ng patalikod kahit na siya'y nasasaktan, ay nandun pa rin yung taong nakapanakit sa kanya. At nadudurog pa rin ako sa alaala na ikaw pa ang mas nauna nagsabi ng mahal kita. Mahal kita. Kung titignan ng maigi ang mga salitang sinulat ng mga sugat na iniwan mo, yung dalawang yan ang mababasa ko, mahal kita. At sa inaaraw-araw ng pagbibilad kong ganito, nagmamanhid na sila, mahal kita. At sa dinamirami ng luha na pinaglanggas ko rito, naglalamig na sila. Okay, sa bahagi nito ay nararamdam ba rin natin yung matinding damdamin o masiging damdamin na nakapaloob dito. Kasi kahit na siya ay nadudurog, sobrang sakit na nararamdaman niya, masabi pa rin niya na mahal niya yung taong iyon. Yung dalawang salitang iyon, di ba, ay hindi magbabago. Kahit na siya ay nasasaktan, mahal pa rin niya yung taong iyon na nakapanakit sa kanya. Mahal kita. At sa hinahaba-haba ng panahon na ginugol ko sa gamutan, nagmamanhid na sila. Mahal kita. At sa pinagatalagal nitong kumikirot sa dibdib ko, medyo nakakasanay na. Mahal kita. At sa tinagal-tagal ng panahon na ginugol ko sa gamutan, magsasara na sila. Magsasara. At magiging mga pilat na paulit-ulit kong mababasa at ang parati lang sasabihin ay mahal kita. Okay, dito pa rin sa mga pahayag na ito, sa mga pairala o sa mga nakapaloob dito, ay punong-puno pa rin ng mga damdamin, ng pagdurugo, ng emosyon. Diba? Sabi nga dito, kahit may gamutan, kahit mahaba-habang gamutan, at matagal-tagal na gamutan, kumikurit pa rin sa dibdib, medyo nasasanay na siya. Diba? Kasi nga, mahal niya nga yung isang tao, kahit matagal-tagal na gamutan, maari nang magsara, maari nang gumaling yung mga pilat, pero ang sasabihin pa rin ng taong iyon ay mahal pa rin niya yung taong nakapanakit sa kanya. Mahal. Kung magkita man tayong muli at tanungin mo kung muli, kung pwede pa ba, ang hihiling ko lang sa iyo ay mga bagong unan. Dahil ang lahat ng sa akin ay akala mo'y naulanan. Dahil lahat sila ay akin ang naiyakan at nag-iwan ng mga kwento natin. Ayaw ko nang matulog sa mga unang basa at malunod sa pagtulog sa alaala na mahal kita.
mahal pala kita na mahal pa rin pala kita. At sa wakas, hindi na kasinsakit ng dati, pero mahal, masakit pa. Okay, masabi natin dahil sa mga panahon na kung sila man ay magkakabalikang muli, diba? Ayaw niya nang gamitin yung mga unan na inaiyakan niya. Ayaw niya nang gamitin yung mga unan na naging dahilan na para masabi na sobrang-sobra yung hirap, sobrang-sobra yung emosyon, yung sakit na kanyang nararamdaman. Okay, gusto niya na humiling ng mga bagong unan, di ba? Kasi yung lahat ng unan na kanyang nagamit, yung mga lumang unan ay naiyakan niya na. Kasi dito ay nakapaloob pa rin yung mga alaala, di ba? Pero sa kanyang pagtulog, sa alaala niya na hindi na mahal yung kanyang pagmamahal sa kanyang mahal sa buhay. Kahit na balik-balikan niya ito, kahit hanggang sa dulo, hanggang sa wakas, di ba, napakasakit pa rin yun. Pero, di ba, nararamdaman niya na mahal pa rin niya yung taong iyon, pero masakit pa rin yung kanyang, may sakit pa rin sa kanyang nararamdaman. Okay. Masabi natin dito sa mga basang unan ni Juan Miguel Severo, kung ating bibigang pansin, ito yung kanyang tinula. Ano, sa Seb's Cafe, ang pamagat ay mga basang unan ni by Juan Miguel Severo. Okay, panoorin natin.
Magkiklas sa inyong mga basang unan ni Juan Miguel Severo. Ayan, maraming salamat kay Juan Miguel Severo sa kanyang tulang ito. Kasi ito yung performance poetry o salitang patula, spoken poetry, na damang-dama talaga ng isang tagapagsalita o manunula yung kanyang sinulat na tula. Okay, sumunod ay ang paggamit ng tipografiya. Okay, kapag sinabi nating tipografiya, di regular na espasyo ng mga salita o mga taludtod. Di consistent na laki o sukat ng mga tipo, may naiibang mga baybay ng mga salita, gamit ng mga banta sa iba pang ikanganganga o panlalaki ng mata ng konserbatibong grammarian. Okay, kapag sinabi nating paggamit ng mga tipografiya, di ba, pag may mga tipography or may mga typographical errors tayo, minsan mali yung baybay, mali yung spelling, o yung mali yung paggamit ng mga bantas, ay pwedeng sabihin natin, ano ba yan? Bakit nagkamali yung manunulat? Bakit nagkamali yung nag-encode nito? Ayan, kasi nga, yung mga ginamit na mga salita dito ay di consistent, ano, yung laki. O maaring di regular yung espasyo ng mga salita. May mga naiibang mga baybay spelling, may mga gamit na bantas na talagang ikilalaki ng mata natin. Pero dito, sa halimbawa, masabi natin na para may mga hugis na sinasaad yung mga salita na talagang inarrange o talagang pinagsunod-sunod batay sa laki. Ito yung mga halimbawa. Alak ni Lilia F. Antonio. Pinasimsim mo ako, aking mahal, ng matamis na alak ng nalanghap ko ang nakalalango nitong samyo. Waring ikaw sa kaloob-looban ko sa pagdaiti ng labi sa gilid ng kopita, nadama ko ang alab ng iyong pagtatangi habang nilaro-laro ng aking dila ang dumadaloy na likido. Nagsasanib ang ating puso at isip sa pagkatitig sa iyong mga mata. Nadama ko ang langit. Okay, dito pa lang sa halimbawang ito na alak ni Lilia F. Antonio, ay masasabi natin na may mga salita na malalaking letra at yung mga kasunod naman ay mga masasabi nating mga syllables o yung mga pantig ng mga salita, maaring buo, maaring pinagpantig-pantig. At halos hugis bote ng alak ang naging hugis ng pagkakasunod-sunod ng mga salita o ng mga pantig. Tulang Diamante, kaibigan ni Marisa C. Pesigan. Kaibigan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot man o ligaya, wala kang kapara, nag-iisa. Okay, dito sa tulang ito, kahit ilang letra o ilang mga salita lamang ang ginamit, ilang mga salita, ay masasabi natin na nandito pa rin yung pinaka-kabuluhan o pinaka-kahulugan ng kaibigan na magkasama sa hirap at ginawa, sa lungkot o saya o ligaya, na walang kaparis o walang maitulad kasi nga nag-iisa. Pinakamahalagang salita dito yung nag-iisa, rare. Ano? Tulang Paralel, Rosas ni Nikki Lalaine M. Avila. Magandang bulaklak, iba't ibang kulay, may pula at dilaw, kay inang pagmasdan. Mayroon pang puti, busilak na tunay, sa gisag ng kalinisan, kakaibang katangian. Okay, dito naman sa tulang paralel, kaya nga tinawag na paralel. Diba, mapansin natin, mayroon dalawang set o may dalawang sabi natin parirala at yung pagbasa ay paralel. Ano, tuloy-tuloy lamang mula kaliwa pa kanan. Okay, dumako na tayo sa maikling kwento, pagpapagana ng imahinasyon. Ano-ano nga ba ang elemento o sangkap ng maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan
na naglalaman ng isang maigsing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Nagiiwan ito ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Kaya pag sinabi nating maikling kwento, ito ay masining na anyo ng panitika na naglalaman ng isang maigsing salaysay. Hindi katulad ng nobela, ang nobela ay nahati sa kabanata, ang maikling kwento ay nahati sa mga serye. Ano? Kasi kung ang nobela ay paglalaanan mo ng talagang mahabang panahon sa pagbabasa, sa maikling kwento, maaring matapos ito sa isang upuan lamang. Diba? Ang maikling kwento, ang layunin nito ay mag-iwan ng aral o kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Kahit ano ay maaaring paksain ng kwentista o manunulat ng maikling kwento, maaaring hango ito sa mga pangyayari sa totoong buhay at maaari ding ito'y patungkol sa kababalagan at mga bagay na hindi maipaliwanag ng kaalaman. Ayon kay Edgar Allan Poe, ang maikling kwento ay isang aktang pampanitikang likha ng guni-guni at sa ligimsim na salig sa buhay na aktwal na naganap o maaring maganap. Sinasabi dito na kahit daw ano ay maaaring paksain ng isang manunulat o ng isang kwentista ng maikling kwento, kahit anong paksa pwede niyang gamitin. Maaring hango sa totoong buhay o maaring batay sa kababalagan, sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Okay, si Edgar Allan po nga pala, siya yung ama ng maikling kwento, diba, sa wikang Ingles. Siya yung pinaka-ama ng maikling kwento, diba, sa Amerika. Kasi si Edgar Allan po, diba, kung si Diogracias A. Rosario yung tinuturing nating ama ng maikling kwentong Tagalog, siya naman yung ama ng maikling kwento sa wikang Ingles. Kasi batay dito sa sinabi nga ni Edgar Allan po, likha raw ng guni-guni at saligamsim na salig sa buhay na aktual na naganap o maaring maganap. Maaring ang maikling kwento, pwede siyang batay sa tunay na buhay o pwede siyang gawa-gawa lamang ng isip or imahinasyon. Noong panahon ng mga Amerikano, tinawag din na dagli ang maikling kwento at ginagawa itong libangan ng mga sundalo. Sa Pilipinas, si Diogracias A. Rosario ang itinuturing na ama ng maikling kwentong Tagalog. Ayun, tulad ng sinabi ko, kung si Edgar Allan po ang tinuturing na ama ng maikling kwento sa wikang Ingles, si Diogracias A. Rosario naman ang tinuturing na ama ng maikling kwentong Tagalog. Nung panahon ng Amerikano, ginagawa ng mga sundalong libangan yung dagli o yung pagkukwento, maikling kwento. Meron tayong mga bahagi ng maikling kwento. Una ay ang simula. Kabilang sa simula ang mga tauhan, tagpuan at suliranin. Sa mga tauhan, nalalaman kung sino-sino ang magsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na gagampanan o gaganapan ng bawat isa. Maaring bida, kontrabida o suportang tauhan. Sa tagpuan, nakasaad ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon o mga insidente kasama na rito ang panahon kung kailan naganap ang kwento at ang bahagi ng suliranin ang siyang kababasahan ng problemang harapin ng pangunahing tauhan. Dito pa lang sa simula, masabi natin nandito na makikita yung mga tauhan, tagpuan at suliranin. Tauhan, bida, na tinatawag nating protagonista, kontrabida, antagonista. Maaring tauhang lapad at tauhang bilog. Ano, tagpuan yung mga lugar na nakapaloob dito yung pinangyarihan ng kilos o pangyari. Siyempre, yung sularin, ito yung problemang umiinog sa kwento. Ito yung pinaka problema, ito yung pinaka masabi ng tunggalian sa kwento. Yung pinaka problema o sularin nito. Sunod yung gitna. Ang gitna ay binubuo ng saglit na kasiglahan, tunggalian at kasugdulan. Ang saglit na kasiglahan ang naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang nasasangkot sa suliranin. Ang tunggalian naman ang bahaging kababasahan ng pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Samantalang ang kasukdulan ng pinakamadulang bahagi
kung saan makakamta ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang pinaglalaban. Kaya masasabi natin sa gitna, nandito yung saglit na kasiglahan, yung pinaka saglit na pagtatagpo ng mga tauhan na nasasangkot sa problemang suliranin. Yung tunggalian naman, ito yung pagkipagtunggalian ng pangunahing tauhan sa kanyang problema. Pwedeng ang tunggalian ay tao laban sa kanyang sarili, tao laban sa kanyang kapwa-tao, tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan, o tao laban sa Diyos o Panginoon. At yung kasukdulan, yung tinatawag na climax, ito yung kapanapanabik na bahagi ng kwento. Sunod ay ang wakas. Ang wakas ay binubuo ng kakalasan at katapusan. Ang kakalasan ang bahagi nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. At ang katapusan ang bahaging kababasahan na magiging resolusyon ng kwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo, gayunpaman, may mga kwento na hindi laging winawakasan sa pamamagitan ng dalawang huling nabanggit ng mga sangkap. Kuminsan ninahayaan na miyakda na mabitin ang wakas ng kwento para hayaan ang mababasa na humatalo magpasya kung ano sa palagay nito ang maaring pahinatnan ng kwento. Kaya sa wakas, ito'y binubuo ng kakalasan at katapusan. Yung kakalasan kasi, ito yung bahagi na nagpapakita na unti-unti nang nalulutas ng pangunahing tauhan yung kanyang problema. At syempre, yung katapusan, yung pinaka-ending ng kwento. Sabi nga, pwedeng ang kwento ay hindi laging happy ending. Pwedeng ang kwento ay sad ending o malungkot na pagtatapos ng kwento o malungkot na wakas. Pero may mga mananulat naman na bitin yung pinakawakas ng kwento kasi hinahayaan niya na mismo yung mga mambabasa yung magbigay ng gusto niyang maging wakas ng kwento batay sa kanyang panlasa. Mga elemento o sangkap ng magiging kwento, ang isang katangiang taglay ng isang maikling katha ay ang pagkukwento. Kaya naman taglay ng mga ito ang mahalagang elementong lalong magbibigay daan sa nakalilibang, nakakaaliw o nakaaaliw at nakapagbibigay aral na pagsasalisay. Sa mga elementong ito rin makikita kung paano naihahabi o pumapasok ang mga tekstong deskriptibo. Masabi natin na yung maikling katha o maikling kwento ay pagkukwento kasi taglay niya yung mga elemento. Tauhan, tagpuan, diba nandito yung tunggalian, kasukdulan, wakas. Diba nandito yung saglit na kasiglihan, tumitingling galaw, kasukdulan at wakas, o kakalasan at wakas. Yan yung mga elemento kasi na tinataglay ng maikling kwento. Pwede ngang maikling kwento ay maaaring magdulot ng kalibangan, ng kaaliwan, ng nagiiwan ng aral sa mga mambabasa. At syempre, ito ay tekstong deskriptibo kasi yung mga naglalarawan ang nakapaloob sa kwento. Una yung tauhan. Lahat ng tekstong naratibo ay nagtataglay ng mga tauhan. Ang dami o bilang ng tauhan ay dapat umayon sa pangangailangan. Mahirap itakda. Ang bilang ng tauhang magpapagalaw sa tekstong naratibo, ang pangangailangan lang ang maaaring magtakda nito. May dalawang paraan sa pagpapakilala ng tauhan, ang expository at ang gramatiko. Expository kung ang tagapagsalisay ang magpapakilala o maglalarawan sa pagkataon ng tauhan, at dramatiko naman kung kusang mabubunyag ang karakter dahil sa kanyang pagkilos o pagpapahayag. Sa tauhan, ito yung mga taong may papel na ginagampanan sa maikling kwento. Pwedeng ang tauhan ay may dalawang paraan sa pagpapakilala. Kapag ipinakilala ito ng tagapagsalaysay, expository. Pero kapag ito naman ay dramatiko, maaring kusang ibinubunyag yung pinakakarakter yung papel na ginagampanan niya mula sa kanyang kilos sa loob mismo ng maikling kwento. Diba? Kasi nga naman, kapag expository, pwedeng ipakilala ito ng tagapagsalaysay, ilalarawan yung kanyang pagkatao, diba kung anong pagkatao ng taon, pero kung kusa itong mabubunyag, mismo sa kilos ng mga tauhan sa loob ng maikling kwento, ito'y dramatiko. Okay, una ay pangunahing tauhan. Sa pangunahing tauhan o bida, umiikot ang mga pangyayari sa kwento mula simula hanggang katapusan. Karaniwang iisa lamang ang pangunahing tauhan.
Ang kanyang mga katangian ay ibinabatay sa tungkulin o papel na kanyang gagampanan sa kabuuan ng aklat. Kaya sa ang pinakapangunahing tauhan, siya yung bida, siya yung tinatawag na protagonista. Pwede siyang tauhang bilog o tauhang lapan. Sunod ay katunggaling tauhan. Ang katunggaling tauhan o kontrabida ang siyang sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Mahalaga ang papel ng tauhang ito sapagkat sa mga tunggaliang nangyayari sa pagitan nila, nabubuhay ang mga pangyayari sa kwento at higit na napapatingkad ang mga katangian ng pangunahing tauhan. Siyempre, kung merong bida, may kontrabida, yung katunggaling tauhan ay ito yung tinatawag na antagonista. Sunod ay kasamang tauhan. Gaya ng ipinahihiwatig ng katawagan, ang kasamang tauhan ay ang karaniwang kasama o kasangga ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing papel o tungkulin niya ay sumuporta, magsilbing hingahan, o kapalagayang loob ng pangunahing tauhan. Yung kasamang tauhan, sila yung mga masabi natin sumusuportang tauhan. Sila yung mga masabi natin na sila yung sumusuporta sa mga bida o sila yung sumusuporta sa pinaka protagonista ng maikling kwento. Sunod ay ang may akda. Sinasabing ang pangunahing tauhan at ang may akda ay lagi nang magkasama sa kabuuan ng akda. Bagamat ang namamayani lamang ay ang kilos sa tinig ng tauhan, sa likod ay laging nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyariang otor. Siyempre, yung miyakda, siya yung talagang nagpapakilos sa mga tauhan kasi nga namamayani sa mga kilos ng tauhan, sa mga tinig ng tauhan, kung ano man yung kamalayan na nais ipahayag o ipahiwatig, nais na ilahad ng miyakda sa kanyang maikling kwento. Ayon kay E.M. Forster, isang Ingles na manunulat, may dalawang uri ng tauhan ang maaaring makita sa isang tekstong naratibo tulad ng tauhang bilog, round character, isang tauhang may multidimensional o maraming saklawang personalidad. Tulad ng isang tunay na katauhan, nagbabago ang kanyang pananaw, katangian at damdamin ayon sa pangangailangan. Ang isang tahimik at mapagtimping tauhan, halimbawa, ay maaaring magalit at sumambulat kapag hinihingi ng sitwasyon o pangyayari sa kwento at pangangailangang mabago ang taglay niyang katangian at lumutang ang nararapat na emosyon na damdamin. Kaya kapag tauhang bilog, nagbabago ang kanyang ugali. Halimbawa, sa unang bahagi ng kwento, siya ay tahimik. Tapos nung maaari na magtapos yung kwento, siya ay naging sumambulat na yung kanyang galit. Siya na ay hindi na mapagtimpi. Siya na ay naging marahas. Kaya tauhang bilog, nagbabago ang kanyang ugali. Tauhang lapad or flat character. Ito ang tauhang nagtataglay ng isa o dalawang katangiang madaling matukoy o predictable, madaling mahulaan at may ugnay sa kanyang katauhan ang kanyang mga kinikilos at may tuturing na stereotype tulad ng mapang-aping madrasta, mapagmahal na ina, teenager na hindi sumusunod sa magulang at iba pa. Karaniwang hindi nagbabago o nag-iiba ang katangian ng tauhang lapad sa kabuuan ng kwento. Kapag tauhang lapad naman o flat character, hindi nagbabago yung kanyang ugali or katangian. Kung halimbawa, kung mabait siya sa panimulaan ng kwento, hanggang sa pagtatapos nito ay mabait pa rin siya. Sinasabi rin ni Forster na kinakailangang makita ang dalawang uring ito ng tauhan sa tekstong naratibo. Bagamat madaling matukoy o predictable ang tauhang lapad, ay hindi niya na iminumungkahi ang pagtatanggal sa ganitong uri ng tauhan sa pagsulat ng akda upang masalamin pa rin ito ang tunay na kalakaran ng mga tauhan sa ating mundo. Okay, kaya hindi na natin inaalis pa yung tauhang lapad, yung hindi nagbabago, yung ugali. Kasi nga ito yung parang nagpapatingkad. Ito yung pinaka parang naging kalakaran na ng tauhan sa kwento. Diba? Na meron talagang tauhan na di nagbabago yung ugali or katangian. Sunod ay ang tagpuan at panahon. Ang tagpuan ay tumutukoy hindi lang sa lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa akda, kundi gayon din sa panahon na nakapaloob ang oras, petsa at taon at maging sa damdaming umiirat sa kapaligiran ng maganap ang mga pangyayari tulad ng kasayahang dama ng pagdiriwang sa isang kaarawan, takot na umiiral dahil sa malakas na hampas ng hangin
at ulang hatid sa bagyo. Romantikong paligid, sanhi ng maliwanag na buwang nakatunghay sa magkasintahang naghahapunan sa isang hardin, matinding pagod ng magsasakang nag-aararo sa ilalim ng tirik na araw, kalungkutan ng pamilyang nakatunghay habang ibinababa sa kanyang huling hantungan ng isang minamahal at iba pa. Sa tagpuan at panahon, tandaan natin na sa panahon nakapaloob dito yung oras, petsa at taon. Halimbawa, ang tagpuan o panahon ay nangyari sa panahon ng hapon. Pwede. Anong taon yun nangyari? Kailan nangyari yun? Diba? Anong oras nangyari yun? Kasi kapag panahon, ang tinutukoy niya ay oras, petsa at taon. At yung tagpuan, dito na ganap yung mga mahalagang pangyayari. Diba, sa maikling kwento, yung lugar kung saan nangyari yung mga mahalagang pangyayari sa kwento. Manghay. Ito ang tawag sa maayos na daloy, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa mga tekstong naratibo upang mabigyang linaw ang temang taglay ng akda. Makikita sa ibabaw o makikita sa ibaba ang karaniwang banghay o balangkas na isang naratibo. Pagkakaroon ng isang epektibong simula kung saan may ipakikilala ang mga tauhan, tagpuan na tema, orientation or introduction. Pagpapakilala sa sularin ng iahanap ng kalutasan ng mga tauhan, partikular ang mga pangunahing tauhan or problem. And sa banghay, dito nakapaloob yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pwedeng sa banghay, dito nakapaloob ang simula, saglit na kasiglahan, tumitinding galaw, kasukdulan, kakalasan at wakas. Yung banghay sa wikang Ingles ay tinatawag na plot. Sunod ay pagkakaroon ng saglit na kasiglang hahantong sa pagpapakita na aksyong gagawin ng tauhan tungo sa paglutas sa suliranin na tinatawag na rising action. Patuloy sa pagtaas ang pangyayaring humahantong sa isang kasukdulan or climax. Pababang pangyayaring humahantong sa isang resolusyon o kakalasan or falling action, pagkakaroon ng isang makabulong wakas o tinatawag na ending. Kaya sa banghay, dito makikita yung simula, saglit na kasiglahan, tumitinding galaw, kasukdulan, kakalasan at wakas. Hindi lahat ng banghay ay sumusunod sa konbensyonal na simula, gitna, wakas. May mga akdang hindi sumusunod sa ganitong kalakaran at tinatawag na anachemy o mga pagsasalaysay na hindi nakaayos sa tamang pagkakasunod-sunod. Mauuri ito sa tatlo. Analepsis or flashback. Dito ipinapasok ang mga pangyayaring naganap sa nakalipas. Prolepsis or flash forward. Dito na may ipinapasok ang mga pangyayaring magaganap pa lang sa hinaharap. Ellipsis, may mga puwang o patlang sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nagpapakitang may bahagi sa pagsasalisay na tinanggal o hindi isinama. Kaya sa konbensyonal na simula, gitna at wakas, ito ay batay sa tatlo na pagkakasunod-sunod. Pwedeng analipsis or flashback, dito pinapasok yung mga pangyayaring naganap sa nakalipas o yung patumbalik. Prolepsis naman o flash forward, dito naman pinapasok yung mga pangyayaring magaganap pa lang sa hinaharap. Diba yung magaganap pa lang sa hinaharap, dito pinapasok sa flash forward. At sa ellipsis naman, mayroong puwang o patlang sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nagpapakita na may bahagi sa pagsasalisay na tinanggal o hindi isinama. Kaya sa ellipsis, may mga bahaging tinanggal o hindi isinama sa pagkakasunod ng mga pangyayari sa mikling kwento. Sunod ay ang paksa o tema. Ito ang sentral na ideya kung saan umiikot ang mga pangyayari sa tekstong naratibo. Mahalagang malinang ito ng husto sa kabuuan ng akda upang mapalutang ng miyakda ang pinakamahalagang mensaheng nais niyang maparating sa kanyang mambabasa. Dito rin mauhugot ang mga pagpapahalaga, mahalagang aral, at iba pang pagpapahalagang pangkatauhang nagagamit sa mabuting pamumuhay at pakikisalamuha sa kapwa. Kaya sa paksa o tema, ito yung pinaka-sentral na ideya kung saan umiikot ang mga pangyayari sa tekstong naratibo. Kasi yung pinaka-paksa o tema, ito yung mismong pinaka-nakapaloob na pinaka-idea, central na idea sa mikling kwento.
Nandito yung pagpapahalaga, nandito yung aral, nandito yung pangkatauhan na may kita sa pamumuhay at pakikisalamuha sa kapwa ng pangunahing tauhan. Ito yung nais palutangi ng may akda sa kanyang maikling kwento. May iba't ibang pananaw o punto de vista, point of view. Sa pagsasalisay o pagkukwento ay may mga matang tumutunghay sa mga pangyayari. Ito ang ginamit ng manunulat na paningin o pananaw sa pagsasalisay. Ang pinakakaraniwang ginagamit para sa naratibo ay ang una at ikatlong panauhan. Bihirang-bihirang magamit ang ikalawang panauhan. Sa mas mahabang naratibo tulad ng nobela ay maaaring hindi lang iisa, kundi nagbabago-bago ang ginagamit na pananaw. Diba? Kaya dito sa point of view o pananaw o punto de vista, meron tayo unang panauhan, ikalawang panauhan at ikatlong panauhan. Sa unang panauhan, sa panauhan ito, isa sa mga tauhan ang nagsasalisay ng mga bagay na kanyang nararanasan, naaalala o naririnig kaya gumagamit ng panghalip na ako. Kaya sa unang panauhan, ang mismong tauhan o yung ang tauhan mismo yung nagsasalisay ng kanyang naranasan, kaya gumagamit siya ng panghalip na ako. Sa ikalawang panauhan naman, dito mistulang kinakausap ng manunulat ang tauhang pinapagalaw niya sa kwento. Kaya gumagamit siya ng mga panghalip na ka o ikaw, subalit tulad ng unang nasabi, hindi ito gaanong ginagamit ng manunulat sa kanilang pagsasalisay. Sa ikalawang panauhan naman ay bibihira itong ginagamit ng manunulat sa kanyang pagsasalisay na pinapagalaw niya yung tauhan sa pamamagitan ng paggamit ng panghalip na ka at ikaw. Ikatlong panauhan, ang mga pangyayari sa pananaw na ito ay sinasalaysay ng isang taong walang relasyon sa tauhan, kaya ang panghalip na ginagamit niya sa pagsasalisay ay siya. Ang tagapagsalisay ay tagapag-obserba lang at sa labas siya ng mga pangyayari. May tatlong uri ang ganitong uri ng pananaw. Sa ikatlong panauhan, walang kaugnayan ang mayakda doon sa kwento ng kanyang sinasalisay, kaya gumagamit siya ng panghalip na siya kasi labas na siya doon sa kanyang pagsasalisay. Okay, meron tayong tatlong uri ng ikatlong panauhan. Una ay malajos na panauhan. Nababatid niya ang galaw at iniisip ng lahat ng mga tauhan. Napapasok niya ang isipan ng bawat tauhan at naihahayag niya ang naisip, damdamin at paniniwala ng mga ito sa mga mambabasa. Kaya sa malajos na panauhan, masabi natin na alam na o batid na yung galaw at iniisip ng lahat ng tauhan. Pwede niyang maipahayag yung iniisip ng tauhan batay sa niisip, damdamin at paniniwala nito. Limitadong panauhan. Nababatid niya ang iniisip at tinikilos ng isa sa mga tauhan, subalit hindi ang isa iba pang tauhan. Kaya sa limitadong panauhan, iilan lang ang kanyang batid kung ano yung iniisip at tinikilos ng maaring isang tauhan lamang o ng iba pang tauhan, pero hindi lahat ng tauhan ay kanyang nababatid ang iniisip at kinikilos nito. Tagapag-obserbang panauhan. Hindi niya napapasok o nababatid ang nilalaman ng isip at damdamin ng mga tauhan. Tanging ang mga nakikita o naririnig niyang mga pangyayari, kilos o sinasabi lang ang kanyang sinasalisay. Sa tagapag-obserbang panauhan naman, siyempre, kung ano lang yung nilalaman ng isip niya, yung nilalaman ng damdamin niya batay sa tauhan, hindi niya napapasok o nababatid talaga kung anong iniisip at nararamdaman ng tauhan. Tanging kung ano lang yung kanyang naririnig, tanging kung ano lang yung kanyang nakikita batay sa mga pangyayari kilos, yun lang yung nasasabi niya, yun lang yung nasasalisay niya. Sunod ay kombinasyong pananaw o paningin. Sa kombinasyong pananaw o paningin, kaya tinawag ng kombinasyon, ibig sabihin na combine. Dito ay hindi lang iisa ang tagapagsalisay, kaya iba't ibang pananaw o paningin ang nagagamit sa pagsasalisay. Karaniwan itong nangyayari sa isang nobela kung saan ang mga pangyayari ay sumasakop sa mas mahabang panahon
at mas maraming tauhan ang naipapakilala sa bawat kabanata. Kaya sa kombinasyong pananaw o paningin, di ba, hindi lang iisa yung tagapagsalaysay, meron pang ibang tagapagsalaysay na nagsasalaysay ng mga pangyayari sa nobela o ng mga pangyayari sa maikling kwento. Di ba? Na masasabi natin na may mahabang panahon, may mga maraming tauhan sa bawat kabanata o sa bawat serye ng maikling kwento. May paraan ng pagpapahayag ng dialogo sa loobin o damdamin sa tekstong naratibo. May dalawang paraan kung paano inilalahad o pinapahayag ng mga tauhan ang kanilang dialogo sa loobin at damdamin. Una, direkta o tuwirang pagpapahayag. Sa ganitong uri ng pagpapahayag, ang tauhan ay direkta o tuwirang nagsasaad o nagsasabi ng kanyang dialogo sa loobin at damdamin. Ito ay ginagamitan ng panlapi o ito ay ginagamitan ng paniti, quotation. Sa ganitong paraan ng pagpapahayag ay nagiging natural at lalong lumulutang ang katangiang taglay ng mga tauhan. Higit din itong naakit ang mga mambabasa sapagkat nagiging mas malinaw sa kanya ang eksaktong mensahe o sinabi ng tauhan at ang paraan ng pagkakasabi naguhudyat din sa uri ng damdaming taglay kesa kung lalagumin o hindi direktang sasabihin ng tagapagsalaysay. Kaya pag sinabing direkta o tuwirang pagpapahayag, direct quotation, ano? Maaring makita sa ganitong uri ng pagpapahayag kung ano yung direkta o tuwirang sinasaad o sinasabi ng pangunahing tauhan batay sa kanyang dialogo sa loobin na damdamin. Siyempre, may panipi or quotation marks na makita sa kanyang direkta o tuwirang pagpapahayag. Halimbawa, Donato, kakain na. Anak, tawag ni Aling Guada sa anak na nooy abalang-abala sa ginagawa at hindi halos napansin na kalapit na pala ang ina sa kanyang kinalalagyan. Abay, kay ganda naman ni rin ginagawa mo, anak. Ay, ano bang talaga ang balak mo, ha? Natatawang inakbayan ni Donato ang ina at inakay papasok sa munti nilang kusina mula sa ang kariton ni Donato. Ito yung halimbawa ng direkta at tuwirang pagpapahayag o direct quotation. Ikalawa, didirekta o dituwirang pagpapahayag, indirect quotation. Ang tagapagsalaysay ang naglalahad sa sinasabi, iniisip o nararamdaman ng tauhan sa ganitong uri ng pagpapahayag, hindi na ito ginagamitan ng panipi. Siyempre, ito ay indirect quotation o didirekta o dituwirang pagpapahayag, hindi na ito ginagamitan ng panipi kasi ang tagapagsalaysay na mismo yung naglalahad ng sinasabi o iniisip o nararamdaman ng tauhan. Halimbawa, tinawag ni Aling Guada ang anak dahil kakain na habang ito'y abalang-abala sa ginagawa at hindi halos napansin na kalapit na pala ang ina sa kanyang kinalalagyan. Sinabi niyang kay ganda ng ginagawa ng anak at tinanong din niya kung ano ba talaga ang balak niya. Natatawang inakbayan ni Donato ang kanyang ina at inakay papasok sa munti nilang kusina. Ito ay hindi na ginamitan ng panipi kasi mismo yung nagsasalaysay, siya mismo yung naglalahad ng mga pangyayari sa maikling kwento. Kaya wala ng panipi or quotation marks. Para sa inyong individual na gawain, pagsulat ng tula, 50 points. Una, magsulat ng sariling komposisyon ng tigalawang halimbawa ng prosang tula at tipografiya at isang halimbawa ng performance poetry o yung tinatawag nating salitang patula or spoken poetry sa kahit na anong naising paksa. Ikalawa, ang sariling pyesa ng performance poetry o salitang patula ay isasagawa gamit ang video, ibig sabihin i-re-record nyo ito, na isusumite o ipapasa sa ating MS Teams, sa ating assignment. Yan, gagawa kayo ng sarili niyong komposisyon ng tigalawang halimbawa ng prosang tula, tipografiya at isang halimbawa ng performance poetry o tinatawag na salitang patula sa kahit anong naisin niyong paksa. At syempre, i-re-record niyo yung video sa performance poetry o salitang patula at ipapasa niyo sa ating MS Teams, sa ating assignment sa MS Teams. Para sa inyong takdang aralin, pagsulat ng maikling kwento, 50 points. Una,
magsulat ng sariling maikling kwento na may kaugnayan sa napapanong isyu o paksa na hindi bababa sa 500 salita at hindi lalagpas sa 1,000 salita. Gamitin ang lahat ng natutuhan sa araling tinalakay upang makabuo ng isang masining na maikling kwento. Ibig sabihin, susulat kayo ng maikling kwento na batay sa napapanong isyu o paksa na hindi bababa sa 500 words at hindi naman lalagpas sa 1,000 words. Siyempre, gamitin niyo yung mga natutuhan ninyo sa araling na tinalakay natin para makabuo kayo ng isang masining at malikhaing maikling kwento. Okay, nandito yung rubric o pamantayan sa pagmamarka sa maikling kwento. Pagkakabuo ng nilalaman at maayos ang banghay, may 10 puntos. Hipik sa sangkap o elemento, may 10 puntos. Maganda ang pagkakabuo ng mga tauhan at dialogo, may 10 puntos. Nagpapakita ng napapanong issue, mayroong 10 puntos. Nag-iwan ng magandang aral o mensahe sa mambabasa, may 10 puntos. Na may kabuang puntos na 50 puntos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli, mga kawika, paalam.